sa lumang bahay na ito sa Lucena, Quezon. Lumaki si Sofia. Kasama raw ang mga kalaro na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Yun yung sinasabi namin, bahay namin. Marami talaga doon eh. Papatugtog ako ng Christian songs kasi nga, para mawala yung bad spirit. Bigla siyang namatay. May natakbo sa hagdanan. Sino yan? Talagang may mga bata. Hanggang isang araw, mula sa pagkakahimbing, bigla na lang daw siyang nagising. Biglang may lalaki talaga siya, matangkad, mapaya. Tapos bigla siyang sinakal ako. Gusto kong magsabi ng in Jesus name para matanggal siya, pero hindi ako makapagsalita. Tapos nung nakapagsalita ako, nawala siya. Dahil sa nangyari, nilisan ni Sofia ang bahay. Makalipas ang mahigit 10 taon, may sarili ng pamilya at bahay si Sofia dito rin sa Quezon. Pero hindi pa rin daw siya matahimik. Dito sa bahay kasi pag halimbawa lang may nakita kang parang shadow, hindi ako talaga nag-i-entertain kasi matatakot din ako. Kasi dati nga, nakaka-experience na ako dun sa bahay ng lola namin. Ari nito ay yung tito ko, si Tito Leandro. 50 years na yun, itong bahay na to, matagal na. Nirenovate namin. Ano ba itsura nito dati? Luma-luma siya. Kahoy yung flooring. Pinagpalit namin siya yung kwarto sa salas. Sabi nga nila, dapat magpapaalam ka kapag gagambalain mo yung, o irerenovate mo yung bahay. Kaso that time, hindi ko talaga nagawa. Feeling ko nagambala sila. Ang pinagmumulan ng kababalaghan, maaari raw na ang ilog sa tabi ng bahay. Kala mo siya ay tahimik lang na ilog, pero actually ang sabi nila, sa ilalim daw niyan ay malakas talaga yung current. At yan daw ilog na yun, napakalalim. Kaya pag may nalunod, hindi yun naman nakikita rito. Bakit po kayo nagsistay pa rin dito? Kasi wala pa kaming choice. Pinarenovate namin to, meron pang kailangan isettle na pera dito. Hanggang nitong Pebrero, may dumating sa kanilang bahay ang bago nilang kasambahay na si Jen. At mula noon, mas lumala pa raw ang mga pagpaparamdam. Nung pag nakakaramdam ka kami, halimbawa yung nalaglag na yung electric fan, hindi namin siya talaga pinapansin. Parang, oh, nalaglag lang yung electric fan. Ang pamangkin ni Sofia, madalas daw ang pag-iyak. Bigla siyang iiyak. Hindi siya yung maaano mo siya ng battle or ng dede, hindi mo siya mapapatahan ng ganun. Nung in-interview ng aming team si Jen, meron siyang inamin. Kasi nung baby pa lang daw po ako, may kasabay daw po ako pag-anak, duwende daw po. Nung nandun pa po ako sa amin po, may nararamdaman na po talaga ako doon, kakaiba po. Parang may lagi nagbabantay po sa akin. May napapansin din daw si Sofia sa mga kuha sa CCTV kay Jen. Actually, ngayon ko lang siya napansin. Kung sanasan si Jen, nagiglitch. Oh. Kung nasan ka lang. Bakit po kaya sa tingin niyo, ma'am? Hindi ko rin alam. Kinakawal ako eh. Panoodin mo, Jen. Grabe siya. O kung nasan ka lang. Kutob ni Jen, sinusundan din siya ng mga espiritu. Maging siya, meron din daw nararamdamang kakaiba sa bahay. Dito lang po ako nakakaramdam ng takot, kaba. Nung one time na ako lang po mag-isa dito, minsan nga po biglang saraduhan ng pinto ng CR. Tapos parang may nararamdaman po ako, parang may tao po talaga. Kita rin daw si Jen na nahahawig sa ikwinento ni Sofia na sumakal sa kanya. Nung natulog po kami, tapos nagising pa ako ng alas 12 or alaaw na. May nakita po ako na malaking tao po na nakatayo po. Nung pagtingin ko po sa kanya ulit, wala na po siya ulit. Tapos nung natakot na nga po ako, kinalibutan na po ako. Hanggang nito lang nakaraang linggo, nakuhaan mismo ng CCTV sa kanilang kusina ang patunay ng di manoy pagpaparamdam. Ang isang tile sa lababo, bigla-bigla na lang nalaglag. Nag-stay po ako dyan sa my kitchen kasi po maghuhugas po sana ako ng mga plato po. Maya-maya po, bigla na lang po nalaglag yung tiles kahit hindi po ako nakasandal. Kinabukasan naman, habang nagtutupi raw si Jen ng mga damit sa loob ng kwarto,
mapapansing tila nag-iiba-iba ang kulay at meron ding static ang kuha ng CCTV. Pero ang sukdulan daw na pagpaparamdam nangyari ilang minuto ang lumipas. Nung ang salamin ng kanilang lamesita, bigla na lang pumutok. Sa bahay na ito ni na Sofia, meron daw mga masasamang espiritu na nagpaparamdam. Hanggang nito lang nakaraang linggo, nakunan daw ng CCTV ang Dimanoy mga kababalaghan. Nariyang sa kusina, may bigla na lang nalaglag na tile. Sa sala naman, ang salamin ng kanilang lamesita, bigla na lang nabasag. Siyempre natakot ako kasi bakit nga naman bigla siyang puputok ng ganun, eh wala namang tao, hindi naman mainit. Then wala naman talaga siyang nag-force doon sa salamin para mabasag. Dito may ibang bubog nandyan, nakadikit naman talaga siya eh. Hanggang ngayon hindi mo masya maaangat kahit anong parte kasi talagang nakadikit siya. Tsaka makapal yung salamin oh, kaya hindi naman ito mababasag nung aso ko. Napapaisip daw si Sofia, baka poltergeist o yung mga espiritong may kakayahang manakit at manggulo ang namamahay din sa kanilang tahanan. Poltergeist or tinatawag nilang maligno or yung mga malalakas na klase ng multo, ito yung mga naipunan ng energy. Tumagal ng panahon, na-feed siya ng na-feed, kaya niya nang magpagalaw ng objects, kaya niya nang manakit ng tao. Pinaimbestigahan ni na Sofia ang kanilang bahay. Nung time na nabasag yung matagal siya nakatitig sa area dito. And nung nandun sa lababo, ganun din. May mga kumbaga, stagnant energy, negative energy, or nangyaring naging poltergeist na. Nung pinanood ko yung video for the first time, ang dating sa akin is merong paranormal activity. Nakita ko na ang aso is parang may kakaiba siyang nararamdaman sa area. Usually yung pet dogs natin, cats natin, syempre para may iba silang kumbaga instinct. Mas nauuna silang maging curious kaysa sa tao na, uy, kakaibang energy to. Lalapitan nila yun or kumbaga mag-iiba yung behavior nila. Tinatawag kita. Para patunayan na ikaw to, magbasag ka ng gamit, pagalawin mo ang gamit. Challenge natin siya, pero yung entity na sinasuspect natin, wala namang lumapit. May nararamdaman ako dito, may nakikita ako dito, pero it doesn't mean na sila yung poltergeist or maligno na pinagsuspetsahan natin. Hindi sila ganung kalakas to cause that. Could I use your foot as a satellite? Could you stand in that area? Tell me if you feel the yung vibration dyan. You felt it? Ang nangyari dito is not paranormal. There are no signs of anything na namamalagi as in yung nakatambay dito. Kahit yung nakatambay dito, wala yan. Tinanong din namin ang isang eksperto para ipaliwanag ang mga glitch sa CCTV tuwing dumadaan si Jen. Yung nakikita niya na nagiging black and white, tapos nagiging color, tapos bilang dumidilim-dilim-dilim-dilimanag. Usually kasi yung camera yun nung nag-automatic siya, ng adjust, auto-adjust. Ang laki to kasi pansin ko, kaya nagkagano, kasi binuksan niya yung pinto, magbabago yung ilaw nung pumapasok dun sa room, tapos mag-a-adjust ngayon yung light source in a very short span of time. Pero papaano ipaliliwanag ang mga gamit na bigla na lang nasisira nang wala namang humahawak o gumagalaw? Pwede kasi yung adhesive ma-uneven yung pagkakalagay. Tsaka ang tiles kasi, once na nilagay mo yan ng tile cement, dapat dyan tinatap nila ng konti eh. Pinupukpok nila ng mahina yan para lalong mapipi mo yung adhesive. Pero from the looks of it, hindi siya napukpok na maigi. Sa table nyo, ang pinaka-support na lang is yung tatlong paa. Tapos nakapatong lang siya dyan, di ba? So ang nangyayari, wala naman siyang frame na pwedeng mag-prevent dun sa ng glass, pag-expand ng bongka. So pag may nagkaroon ng hindi pantay na pressure or kung anumang fracture na nandun sa loob before, since wala siyang support, pwede na siyang mabasag ng tuloy-tuloy. Kumbaga gagapang na yung fracture niya nun. Hindi mo talaga malalaman kasi napakaliit nga minsan ng mga fractures ng salamin na ganyan. Kasi hindi mo nakikita sa microscope lang nakikita yung mga impurities na yun. I already saw several aspects. One, maluwag yung tornilyo. Kada tama dun sa lamesa, syempre, sasandal yung baby, papatungan yung lamesa and everything. Kada sagi dun sa lamesa, luluwag ng luluwag yung pinaka-foundation. God, dinededicate namin sa'yo itong bahay na ito.
Nagpa siya si Sofia na pabendisyonan ang kanilang bahay. We come against you, get out of this house in Jesus' name. Alis na payapa na kami na kung meron man, hindi ganun kalakas. Siguro hindi din siya kayang manakit, kaya medyo naging payapa na yung isip ko. Ito'y mabait na bata, kaya kahit meron man ay madadala naman siguro sa prayers. So hindi niyo siya papakawalan? Ah, hindi naman po. Buti naman. Buti naman. Ang ating mga tahanan, proteksyon natin sa kapahamakan. Pero papaano kung sa loob nito may mga bagay na hindi maipaliwanag? Kumapit lang ng mahigpit sa kanya.